Batikang manunulat at showbiz reporter na si Christy Fermin nagulat sa naganap na kasalang Carlo Aquino at Charlie Dizon. Marami nga ang nagulat sa pagpapakasal ng dalawa na naganap nitong Linggo ng hapon May 9 sa Cavite. At isa na nga rito si Christy Fermin na di inaasahan ang pangyayari. Narito ang kanyang naging pahayag sa pag-iisang dibdib ng celebrity couple. At syempre ang isa pa po sa mga kwentong pinagpipistahan ngayon, ang daming nagulantang, ang daming nagulat, paano nila nailihim ang ganito kalaking okasyon. Ito po ay ang ginanap na kasalan kahapon. Of course, Carlo Aquino at Charlie Dizon. Sila po ay nagpakasal sa Alta Veranda de Tibig sa Silang, Cavite. Nakakatuwa po, nakuhang itago ni na Carlo at Charlie Dizon itong ganito katinding senaryo na dapat ay pinagpipistahan na noong paman. At napakagandang regalo para kay Charlie Dizon ang pananalo niya sa Urian. Urian, grabe, na Sabado ng gabi. Actress, oo. Best actress, kinabukasan, kasal na nila ni Carlo. Diba? Ayun, umuwi po ang pamilya ni Charlie sa Pilipinas kasi halos lahat po ng kanyang partido, ng kanyang kamag-anakan ay nasa Los Angeles na. Umuwi lamang para dito sa okasyon. At nung magpunta doon sila ni Carlo, yun yung panghihingi niya ng kamay. Kaugali ang Pinoy, di ba? Sa mga magulang ni Kim, ni Charlie. Alam mo, gustong-gusto ko itong tambalan na to, tahimik, no? Napakaganda. Iniisip mo nga, nakabuo sila ng events, event na ganyan okay. Na walang nakakaalam, ha? Yung preparasyon, di ba? May mga lumalabas na may mga lumalabas na magkasintahang artista, ikakasal na ngayon Linggo. Walang detalye. Walang detalye. Siyempre, kasama dun sa pagpapadala ng imbitasyon at pakikipag-usap sa mga ninong at ninang, sa mga sponsors. Ang galing. Andun yung pakiusap na, sana po, atin na lang muna ito. Total naman di namin ipagdadamot yung magaganap sa kasalan. Diba? Yan ang maganda, diba, na isang bagsakan, no? Hindi nagdamot sa mga reporter. Kundi, nung araw na yon okay, pasok, in-announce, at nag-share ng mga photos, tapos! Totoo diba? Yan. At saka, yung age difference, age is just a number, diba? 38 and 28. So si Carlo, pag nakita niyo po ng personal, parang 18. Parang 20 anyos. Saka itong batang to, hindi pinagbago ng popularidad at ng antas ng kanyang kalidad bilang aktor. Napakabait na bata. At syempre si Charlie Dizon, di ba, noong pamando sa fangirl, talagang gustong-gusto ko na siya. Di ba? Saka gumanda si Nay, no? In fairness, lalong gumanda to si Charlie Dizon. Lalong gumanda is the right lalong term. Lalong gumanda. Oo, totoo yon. Sana si Charlie na ang forever ni Carlo Aquino. Mm-hmm. Congrats and best wishes sa newlyweds, sabi ni Tita Julie Paras. Oo, maganda kasi ganito, yung hindi ipinapakain sa publiko ang mga nagaganap sa kanilang relasyon. O, kita nyo, di ba? Bulagta, tihayaan lahat kung paano nilang naitago ito. Ang ganda. Napakaganda, napaka-solemn ng kasalan. Diba? At saka napaka-positive pa ng dating sa tao kasi hindi naglihim, hindi nagdamot, pinakita lahat ng isang bagsakan. Walang ang damot naman yan, diba? Walang ganon. Pero, hindi ipinagmakaingay bago ang kasalan. Yes, diba? Silang maganda mo, sa mga plano. Ito yung ngayon pa lang marami na ako nakakausap at ako mismo, ang tingin ko, hindi man natin masasabi yung pangako ng forever. Gel na gel sila talaga. Nagkasundo talaga. Marami nagsasabi, wala pang dalawang taon na relasyon ninyo. Bakit nagpakasal na kayo? Wala po yan sa igsi at haba ng panahon. Kapag ang dalawang puso ay nagkaunawaan at nagmahalan, wala na po tayong magagawa. Wala tayong bibilangin ng oras at panahon. Yun lang yon, di ba? Ang sweet. Congratulations naman. Sabi ni Boy C, akala nyo lang wala, pero meron. Sayang nga si Ate B, hindi nakarating, ano? Oo nga, tama. Ayan, sabi ni Lara May Abrigo, nasa rehearsal ito ni Yami. Ewan ko naman at daladala na naman yung kanya nakatutok. Kita mo nga naman po, Nay, yung mga tatahi-tahimik, yung mga hindi ipinagmamakaingay, na itawid ng maluwalhati
period na po ako, Nay. Baka ma-another na naman po. Wow. Totoo yan. Kapag nire-respeto nyo ang inyong kapribaduhan, hindi naman kayo papasukin ng kahit anong bashing eh. Kahit anong komento. Dahil tahimik kayo, di ba? Napakaganda ng kasalang ito. Ay nako, basta congratulations and best wishes kina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Kitang-kita mo sa kanilang mga mukha, sa kanilang itsura, sa kanilang datingan. Eh kaya nga ni Carlo, gagapangin natin, 'di ba? Ang kinabukasan. Oo, gagapangin natin. Oo, ibig sabihin noon, igagapang, 'di ba? Galing, sana lahat ng nagpapakasal ganito, oh, walang li, wala sana ano. All. Yes. Sana all, 'di ba? 'Di ba nagkaroon ng concert si Daniel Padilla? Oo. Di kumanta siya, 'di ba? Sino-sino dito yung dumating, nakasama ang karelasyon nila, may nagtaasan. Sagot lang ni Daniel, sana all. Oh, diba one line? Sana all. At saka, salang Carlo at Charlie, sana all. Diba? Yes. Nakakatuwa. Si Carlo Aquino, hindi mo natatawara. Nako talaga, ang galing-galing niyang aktor. Tahimik, mabait, marespeto. Diba? Yan yon. Ito na yung kwento natin, pinagkakwentuhan natin, diba? Ang mga magkakopol, pag kinasal, naantay natin. Ngayong kinasal, aantay naman natin ang baby. Tapos, di ba, mga ganon, sunod-sunod na yan, mag-aantay natin. Pero yung mga, may mga bashers naman na hinihintay yung kasal, sunod paghiwalay. Ay, ganon. Hindi maganda yun. Di ba? Hindi maganda. Napaka-negatibo naman nun. Dapat eh, maano tayo, di ba? Oo. Positive lang lagi. Sabi ni Juris Doctor, sina Carlo Aquino at Charlie Dizon ay isa sa mga celebrity couples na magaan sa mata at hindi naman halata ang age gap dahil pareho silang baby face. Kaya kung ang dalawang tao ay siyang itinadhana talaga, lumulundag ang E52 ko, hindi mahalaga kung magkasama man sila ng 10 years, 1 year o kahit 1 day lang. What is meant to be will always find a way. Totoo! Totoo yan. Parang bangko lang. Kapag kayo talaga, universe ang magtatakda ng inyong destiny, di ba? At saka basta may spark, yun na yun. Sabi naman ni Dan Clavesillas, bago tayo mag-break, wala po talaga sa haba ng pagmamahalan niya, Nay. Meron nga po, di ba? Isang dekada na. Bakit nagkahiwalay pa? At meron 7 years mag-BF. Nagpakasal, goodbye na after 3 months. Nasa true love po yan, I believe. Don't just believe, Dan. Yun ang totoo. Diba? Totoo-totoo yan. Kaya naman, wala yan sa haba at igsi ng panahon. Kapag ang dalawang puso ay nag-usap, nagkasundo, nagmahalan, yun na yun. Diba naman?